Hi, hello mga Bex at sa aking mga kapatsam dyan. Kamusta naman kayo dyan? So for today's video, magluluto tayo ng nilagang buto-buto. So syempre una, huhugasan muna natin yung ating buto-buto. Tapos habang pinapakuluan natin ng ating meat, i-prepare naman natin ang ating mga gulay. So patatas, pechay at saka yung cabbage lang yung nilagay ko. Yung una palang kulo ng tubig, tinapon ko kasi makikita nyo medyo marami siyang brown. Siguro mga 5 to 6 minutes lang siyang pinakuluan. Tapos hinugasan ko lang ulit yung meat, then pinalitan ko ng bagong tubig. So habang hindi pa kumukulo yan, lalagyan na natin yan ng bawang at saka ng sibuyas. Dapat talagyan nyo rin yan ng pamintang buo para maabsorb yung lasa. Pero nakalimutan ko na, so mamaya lalagyan ko na lang ng durog pagka medyo luto na yung meat. So siguro mga isang oras ko itong mapapakuluan kasi nga buto-buto matagal maluto. So nakaapoy lang yan sa medium heat tapos tatakpan natin para mas madaling maluto. So kung mapapansin ninyo, wala na siyang brown-brown kasi napalitan na natin ng bago yung tubig. Tapos check na lang natin ulit mamaya after 30 minutes kung malambot na. Tapos pag hindi pa, then again, another 30 minutes. Check lang natin maya-maya yung ating meat. So maya-maya lang, ilagay na natin yung pork cubes. So mapapansin ninyo, brown na siya kasi nailagay ko na, hindi ko lang siya nakuha na ng video. So naglalagay tayo nun para mas lalong malasa. Pasensya na kayo, hindi kasi maayos yung aking camera. So ilagay na natin yung mga pampalasa tulad ng asin, paminta at ng patis. So wag natin bibiglain yung mga pampaalat na nilagay natin kasi mahirap premedyohan yun. So pakonti-konti lang ang lagay natin. Tapos pagka nagkulang, saka na lang natin dadagdagan. Ito na yata yung ulam na sa tingin ko ang pinakamadali kong nagawa. Pero syempre tiyos lang yun kasi mas madali nga naman magplito ng hotdog at ng itlog. At inaamin kong wala talaga akong alam sa pagluluto. Natuto na lang ako nung nag-abroad na ako. Kasi wala ka namang ibang aasahan kundi ang sarili mo, so kailangan mo matutunan ng lahat. So ayan, chinek ulit yung meat kung malambot na, pero sa tingin ko matigas pa, kaya naman, pakukuluan natin ulit ng mga ilang pang minuto. So mamaya, i-check natin ulit yan. Pagka nakita natin malambot na, saka natin ilagay yung ating patatas. So isang malaki at isang maliit lang na patatas yung nilagay ko since hindi naman kami mahilig sa gulay. Mas masarap sana kung malalagyan natin yan ng saba, kaya lang mahal, kaya hindi na lang. Ang dagdag din kasi ng lasa yon, parang manamis-namis siya. Kayo ba, pag nagluto ba kayo ng nilaga kumpleto sa Ricados? Bago tayo magpatuloy sa ating cooking tutorial, Chos, sana naman i-like ninyo at i-share ang aking mga videos. At sa mga hindi pa naka-follow, please follow na. At sana mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. So, i-check natin yung ating patatas kung malambot na. Pag malambot na yan, saka natin ilagay yung ating repolyo. Kalahati lang ng repolyo yung nilagay ko. Pagkalagay, takpan na natin tapos hintayin lang natin kumulo. Ganyan din ba ang hiwa ninyo sa repolyo? Medyo malalaki. Kasi ganyan yung nakikita ko kaya ginaya ko na lang din. So ayan, kumukulo na siya. Ngayon, ilagay na natin yung ating pechay. Mas maraming gulay, mas masarap, di ba? Kung mapapansin ninyo, maliit lang yung hiwa ng aking pechay kasi dinivide ko yan sa tatlo. Yung iba kasi hinihiwa lang nila sa dalawa, yung iba naman hindi na. Kaya lang naiinis kasi ako pagka medyo malalaki siya, hindi ko siya masyadong manguya. Alam mo yung tipong yung kalahating inunguya mo pa yung kalahati na sa lalamunan mo na. O ayan, maya-maya lang ready to serve na siya. Yung iba papartneran pa yan ng sili na may toyo. Mapapahappy tamin na naman kami nito. Yun lang, kain tayo. Thank you, bye!